Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggihin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magpon, sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang magpakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa unang Biyernes tayo ng buwan ng Hunyo. Atin pong ialay ang misang ito para sa ating pong Jesus Nazareno, para sa dalawang martir na si San Marcelino at si San Pedro, para sa ating pagpahalaga sa pagtatampok sa cross ng ating Panginoon, at ang ating pagbigay rin ng pansin para sa mahal na Birhen Maria ng Lourdes. Isama natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming, through Facebook Live, YouTube, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups, at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin sa misa natin ito ang mga intensyon para sa araw ngayon at ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine. Mga kapatid, ngayong Biyernes, tayo po'y tinatawag upang magtitipon sa pag-ibig ng Diyos at tayo magpasalamat sa Kanya sa mga biyaya na ating tinatanggap at mag-aasa tayo't magkaroon ng pag-asa na Kanya pong kaluuban ng iba't ibang mga kaloob at mga biyayang kinakailangan natin. Ngunit aminin din natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patawarin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong akuin ng iyong anak ang cross at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa cross at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasaw ng hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirap. Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking natanyag noong kani-kanilang panahon.
mayroon namang hindi na natatandaan ninuman. At lubusan nang naglaho ang kanilang pangalan para silang hindi nagdaan sa daigdig na ito. At gayon din ang nangyari sa kanilang mga angkan. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginaway hindi pa nalilimutan. Patuloy na mamanahin ang kanilang mga inapo, ang kanilang magandang pangalan. At ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan. Dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon, na natiling matatag ang kanilang angkan. At alang-alang pa rin sa kanila ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Hindi mapuputol ang kanilang lahi at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hinilang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Bitanya, kasama ang 12. Palibhasa'y gumagabi na roon. Kinabukasan, nang sila'y pabalik na mula sa Bitanya, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon.
Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi ang mga dahon sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kahit sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtaguyan ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtataob ang mga misa ng mga namamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagkawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may daladalahan at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Buhat noy, kumanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus sapagkat natatakot sila sa kanya dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalaala ni Pedro ang nangyari at ang kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan niyo ito. Kung sabihin ni naman sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nanalig sa nangyayari, ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Kahit sinasabi ko sa inyo, anumang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong matanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin mo na ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawa din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Narito tayo. Narito rin kayo. Nagsiksikan. Gusto niyong papasok sa tahanan, sa bahay ng ating Pong Hesus Nazareno. At salamat na welcome naman kayong lahat dito sa loob sapagkat gusto ninyong mag-alay ng pasalamat sa Kanya at hihingi pa ng mga kaloob at mga biyaya na inyong matanggap. Lahat na mga gusto ng mga biyayang matanggap, pumalakpak po upang matanggap ng mga biyaya. Ang ating Panginoon ay nagsabi sa ating Ebanghelyo, humingi kayo, manalangin kayo, at kung kayo'y taos pusong nananalangin at nananalig, ibigay sa inyo ng Diyos. Yun po ang sinasabi ng ating Pong Hesus Nazareno sa ating Ebanghelyong ni San Marcos, Kapitulo 11. Ang ating Ebanghelyo, Kapitulo 11, versikulo 11 hanggang 16, ay siyang pagtuturo sa atin ano ang angkop na buhay ng isang nananalig. Sa ating unang pagbasa,
sa aklat ng karunungan ni Ben Sirac na tinatawag noon Ecclesiasticus, Kapitulo 44, verso 1 at versikulo 9 hanggang 13. Sinasabi sa ating unang pagbasa na ang angkop na pamumuhay ng isang nananalig ay una sa lahat, gaya ng mga ninuno noon, na sila ay may takot sa Diyos. Kaya ang kanilang pangalan ay manahin ng kanilang mga apu-apuhan at lahat ng tao ay magkaroon ng magandang halimbawa sa ipinapahayag ng kabutihan ng mga banal na mga ninuno natin. Sila yung mga santo. At sa ating Salmo 149, ang kasunod na angkop na pagbuhay o pagsabuhay sa pananalig ay ang tapat na pananalig sa Diyos. Sapagkat ang may tapat na pananalig sa Diyos, ikagalak ng Panginoon at tinuring niyang magiging anak. Sa ating Ebanghelyo, ang angkop na pananalig ay ang pagkaroon ng bunga. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 11, beso 11 at sumusunod, ang ating Panginoon ay dumaan doon malapit sa Bitanya. Bitanya ay lugar po ng mga mahirap. Kaya kung inyo pong tingnan, Bitanya, Bet ay bahay, ang Anya ay mula sa Ani, mga mahirap. Doon may dadaanan sila na igos. At dahil wala siyang bunga, makaalaala sa atin na walang bunga, dahon na lang na ginagawa nila ni Adan at ni Eva sa aklat ng Genesis Kapitulo 3. At ang mga dahon ay kailang tinatakip dahil wala silang bunga. Sila ay taksil sa Panginoon at nakikita nilang kahubaran nila sa kanilang sarili. Ganun din sa pagdating ng ating Panginoon sa templo ng Jerusalem, nakita niya na hindi kaya-aya ang templo sapagkat ginawa nilang negosyo ang malapit sa templo. Sila'y nagbibenta at nangangalakal. Ayaw ng Panginoon ay may ganyang pangalakal sa loob at lalo't sa lahat ng bahagi ng malapit sa tahanan ng Diyos. Ayaw ng Diyos ang pangangalakal sapagkat gusto niya ng puso ng tao ay para sa Kanya at siya lang ang tunay na kayamanan. At ang ating mga biyaya ng panahon, ng talento at ng kayamanan na bigay rin ng Panginoon ay ating ialay sa Kanya na parang ikapo natin para sa Kanya. Kaya ito rin ang pagpapahayag ng magkaroon ng bunga. At ang kasunod ay ang pagkaroon ng pananalig na matapat. Pananalig na matapat na may rong taos-puso at katapatan nito. Na kung sabihin mo sa bundok na lilipat ka, ito'y mapalipat. Ibig sabihin dito, hindi naman ito literal na ganun kalakas ang ating pananalig. Pero kapag tayo nananalig sa Diyos, anuman ang ating hiningi, napakahirap man nahingin, mga biyaya at mga kaloob din na ating matanggap sa panahon ng Diyos at sa Kanyang pamaraan sapagkat mahal niya tayo. Ang ibig sabihin dito, ang ating panalangin ay matapat, taimtim at may pag-ibig at pagmamahal. At ang ating panalangin ay may bisa. At sinasabi pa ng Panginoon, panghuli, marunong tayong magpatawad sa ating kapwa. Pagka marunong tayong magpatawad sa ating kapwa, patatawarin rin tayo ng ating Panginoong Diyos. Kapag hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa, hindi tayo patatawarin ng Diyos. Ito yung mga angkop na pagpapahayag ng ating buhay sa pananalig. Naway, ang ating pananalig sa Diyos, una sa lahat, ay ang paglinis sa ating mga puso at paglinis ng ating mga isipan sa pamagitan ng katapatan para sa Diyos, na ang Diyos siya ang lahat para sa atin.
Sapagkat kung ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa ating mga puso, sapagkat kung ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa ating mga isipan, sapagkat kung ang Diyos ay siyang sentro ng ating buhay, siya ang ating saysay, siya ang ating kabuluhan, siya rin ang maghatid sa atin anong nararapat para sa atin, sapagkat ang Diyos ay siyang tunay na tunguhin sa lahat-lahat na sa ating pagkatao. At dito sa ating ebanghelyo, tinuturuan tayo paano magiging matapat na hindi lang na manalangin, may bunga tayo sapagkat ang ating mga salita ay may gawa. Hindi lang sa diwa, ngunit naipahayag sa kongkrito ang ating pagiging Kristiyano. Dito sa ating pagtitipon ngayon, sa ating simbahan, bilang mga deboto ng Pong Hesus Nazareno, bilang nananalig sa Kanya, tayo ba'y tumanggap ng Kanyang cross? Ibig sabihin dito, nanalig ba tayo at ganun tayo katapat na tinatanggap natin ang cross niya upang ito'y magpahayag gaano kalaki ang ating pag-ibig sa Diyos. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdaanan sa buhay. Lahat tayo ay may mga sularinin at mga hinaharap na mga pagsubok sa buhay. Ito ay maituring na cross. Pero ang pinakamalaking cross sa buhay ay ang ating ugnayan sa Diyos. Sapagkat ang cross ay plus sign. Ako at ang Diyos. Tayo at ang simbahan. Tayo at ang Diyos. Dinugdugtong tayo ng cross ni Kristo sapagkat nag-alay siya ng buhay nito upang tayo'y maging matapat sa ating pag-ibig sa Kanya, sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ng Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tumawag tayo sa Diyos Ama na ibigay ang Kanyang pag-ibig at palagi ang kalinga sa atin. Hilingin natin na likhain niya sa ating mga puso at isip ang pagkakaroon ng bukal na pagsunod sa Kanyang mga batas. Ating bigkasin, dumito ka sa amin, O Panginoon. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway turuan ang bayan ng Diyos na sumunod sa kanyang mga batas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Tayo naway maging tapat sa pagsunod sa utos na ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Yaong mga nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan, naway makatagpo ng inspirasyon at tapang na mamuhay sa hamon ng utos ng Diyos. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, mga nalulumbay, at lahat ng mga nagdurusa na kasama natin, naway hindi natin mapabayaan. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang aming mga panalangin na inialay sa iyo ng may panampalataya. Makilala naman namin ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo, ang iyong anak at aming tagapagligtas. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay. Ingay ang kalob mo ay aming inaalay, aming ngiling pagpapalat, buhay na dalisay, pagpapalat, buhay
buhay na dalisay. Manalangin niyo, Kapatido, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang mapapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sika pagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng cross ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat ni kayo aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na cross, ang sangkatauhay tubos ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na cross, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuhay sa iyo, sa kahoy na cross, siya'y nadaig at masunuring anak mo. Kaya kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Tinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilayay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan minapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, San Juan Bautista, ni San Marcelino, San Pedro, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo. Sa pangitan ng anak,
na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin galing na utos sa turo ni Jesus na painatin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at telesalat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa pag-ibig mo,
Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay ikay kasama ko. Ang sama ko at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawin ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami mga sampung Jesus Nazareno. Patubayan niyo po't nawa at gabayan ako, iligtas sa kapahamakan ang tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami mababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang sama ko at nasal, sana'y pakinggan mo, mapawin ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Ang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan
sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor ng Itim na ng Sareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, kabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa darating na June 17, araw po ng Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang edad, mga edad na kailangan ay from 0 hanggang 7 taong gulang. Sa mga nagnanais, maaari kayo makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Patuloy pa rin po natin pinaaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip, na kahoy, na cross, na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Yun pong wala pang libro ng Lectio Divina para sa pong Hesus Nazareno, available pa po ito doon sa Information Guard, 130 pesos po bawat libro. Kinakailangan po natin ito sa ating pagnilay-nilay para sa ating pong Hesus Nazareno. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia na kahit medyo umaambon ay nagsumika pa rin kayo na magpahayag ng pagmamahal sa ating Panginoon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Menor ng Itim na Nazareno, kayong mga naglilingkod at kayong nagbigay ng tulong at donasyon. Plakpakan po natin ang lahat ng narito at lahat ng mga naugnay sa pamamagitan ng live streaming. Tayo ay nagmamahal nga ng tunay sa ating Poong Hesus Nazareno. Ipahayag ito sa ating tunay na pagbabago. Kay pabaon po sa misang ito ang bawat ginagawa natin na may pag-ibig at pagmamahal. Lalo na ang ating paggawa ng mabuti, pagpapatawad sa kapwa na kung saan tayo hindi nagkaroon ng magandang pakitungo, ang ating matapat na pananalig sa Diyos, ang ating takot sa Diyos, at ang ating pananalig na nasentro sa Diyos, naway ito'y yayabong pa sa pamagitan ng ating gawa at buhay na ayon sa Panginoon. Ngayon po ang busbas. Mangyari po lamang itaas bagay ang mga bagay-bagay na busbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inagbasan ng cross ang walang mali na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanag susumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan di po ninyo ang madalang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisyon ito, naway mahalan ang pangako na sa binyag na ikaw, ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayong kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.